Tentang Hale, kami ni Ebien ay kakain na medyo ngayon hindi nakapagluto ng ayos, pero ito pinakamasarap na ulam at pagkain na aming kainin dahil ilang araw na rin kami austerity. Pero ngayon meron kaming pares at pagsasaluhan namin. Bagong galing lang kasi ko sa palengke, kaya ibig sabihin palengke, super grocery, nag-mili rin ako ng mga konting tinda dito sa para sa tindahan. Ngayon, susubuhan ko si Ebien habang kumakain para makakain ng gusto. Gusto niya rin itong ulam na to. Actually, siya ang nag-request na ito ang bilhin. Ngayon, may sabaw na, masarap na, baka, pares, walang kapares. Ano? Kaya ito, dito lang. So, saan nyo kami? Ito, hindi naman na, ano to, hindi naman to sa mga pagkain. Ito ay kinakain din ng mga artista pa nga eh. Kumakain din ito eh. Ayan. Para lusog ang aking anak. Nakakakain naman siya mag-isa. Pero pinabuti ko na subuhan para masiguro, dahil galing nga siya sa konting karamdaman. Kaya ito, magtsatsaga ako na para maging mga ayos ang kain niya. Kaya nag-request nito, kaya sa lugaw, ito na, ang aming, hindi kasi ako nakapagluto, galing ako sa ano, galing ako sa pala, sa grocery. At bumili ko ng mga konting paninda. Mamaya makikita nyo rin kasama nito. Walang gulay pero mayroon pa ng saging na kakainin. Actually, naging alagahan namin saging na sabah, nilaga. Kasi nga, ano ngayon eh, pandemic, ayoko pumasok sa loob ng palengke dahil para tayong nagmumukha tayong mga bilanggo na doon nakapantay. Ang daming pulis na nandoon na nakapantay sa loob ng palengke. Sita ng sita yung ano, ginagawa. Nabasa ko nga sa dyaryo, isinisisi dahil hindi daw sumusunod yung tao sa patakaran. Parang hindi ko matanggap yun. Ito, yan. Kasi kung may nasusunod na patakaran, wala sana tayong sakit na ano. Pero yung pag-usapan dito, pag-usapan natin, ay ito, pares, masarap to. Sabi ko nga kanina, walang mapares. Yan. Sabi niya yung live streaming ko mamaya. Maghahanda sana ako ng salad dahil ako mahilig talaga ako sa salad. Kaso inabot na ako ng pagod ngayon nga lang eh. Para na akong nauupos din eh. Dahil sobrang init dito. Tapos wala. Nakapila trabaho. Tapos ito, mag-aayos naman ng paninda. Pero tutulungan ako ni Ebien. Tapos sa mga sabit-sabit nito, manok sana bibilin ko eh. Kaso, yung bibilihan ng manok, wala raw buo. Pero nakalagay doon, ang buo ay 235. Gusto ko sanang mag-bookmark na rin mag-ama. Pero minsan-minsan, ang problema, wala silang tinta. Mali pala yung ano, panggulat. Panggulat lang pala yung pan. Panggulat lang yung nakalagay doon sa karatula. Inugulat lang.
lahat. Tipid sa hugasan ng pinggan, tipid sa ano, dahil hindi kakayanin eh. Kaya ito, again, pares, walang kapares. Pero masarap to. Galing sa Tagaytay yung baka nito eh. Galing sa Tagaytay. Tsaka talagang masarap ang luto sa pinibilihan. So para yung kinakainan sa Mayon, sino nakakaalam sa Mayon, may kainan din ng pares doon. Ang mga nagiging mga kliyente, may mga artista. Alam nyo naman ang Mayon eh. Maraming artista doon eh. Sa Mayon Street. Kaya ito, mamaya, tatalong naman kami. Meron akong talong dito din nila. Gulay sana, kung lutuin. Talong. Siguro magtataka kayo kung hindi nakakakita dahil yung talong na ito, kulay green. Kulay green yan. Ito yung tinatawag nilang longang. Talong. Tatata. Para mamaya yan. Malapit na po akong sundo. Siyempre, kumakain ka eh. Gusto ng papa, makakumain kayo. Ito po yung mata. Yung mata. Pares na po ng... mata yan? Oo, no, mata. Yung mata. Hindi, yan. Yung mata ng baka yan. Na isang exotic pagdating sa madaling maugusto sa Tagaytay. Sandali lang. Nabibili na. Tataka kayo, no? Parehong tipid nga eh. Tipid sa paghuhugas. Minsan, magmumukbang kami nito. Problema kasi yung magluluto eh. Wala kaming tagaluto ngayon. isang ano, may papartner na kanin. Meron pa. May papa po ayan, hindi po na akin. Papa, ayoko na, huwag mo na ako ngayon. Hindi mo pa nauubos yun sa iyo eh. Tapos yung dadagdag ang mumpa eh. Pagkain na to na simpleng buhay. Merong isda doon sa rep. Binigyan ako ng isda kagabi. Pero yun nga, galing nga kasi sa grocery. Kaya wala nga, inabot na ng oras de peligro. Hindi naman pwedeng gutumin ng bata. Hindi tulad sa mga iba na talagang nakakain ng ayos pagdating meron ng luto. Dito talagang KKL. KKB. Ampunin mo sa akin. Gusto yun. Salam. Ay, ako na kumain na gusto ka po. Pinakain na lang. Okay. Ayan. Hindi naman kami masyadong delikado sa pagkain. Talagang na kumbaga, itong panahon na to, kailangan medyo tipid-tipid ng konti. Pero lagi naman kami piyesta kung minsan eh. Paminsan-minsan. Ang tanong is, gano'ng kadalas ang minsan? Ato po, isang banana po dito po ako kumain. Sasabi nga pala yung tanit. Kailan daw bubuksan yung piggy bank? Vlog mo yun dapat. Baka may sabihin spoiler. Ako
kasi siyang piggy bank. Ilalagyan namin ng mga barya pagkahapon. Kaya meron siyang naiipon. Kahit papano, kesa itaya sa STL na hindi malaman, mananalo. Pero alam niya, sabi nung kapatid ko, ang pagtaya din sa ganyan, lottery, STL, niya nasa Amerika yon. At least meron kang inaasahan kahit sa halagang $1, $2. May inaasahan kang posibleng maging tatlong doble. Well, naniniwala ako doon, pero hindi sa lahat ng oras at saka lahat ng panahon. Talagang kailangan, meron tayo panahon sa pagtitipid, panahon sa paggastos, panahon sa pag-iipon. Parang puro pera yun ah. At para sa cellphone. Ayan. So, pwede natin itong gawin. Actually, gusto ko itong i-retoke pa eh. Pwede itong lagyan ng gulay, ng gulay. Pwedeng lalagyan mo na Isa lang. Ganun po. Ito ang aming buhay dito. Dalawang mag-ama. Minsan, pag naisipan, ay magmumukbang kami. Minsan, isang pizza pie. Isang buong pizza pie. Aming dalawa. Minsan, isang buong manok. Sana yun nga ngayon lang aming gagawin, pero ang gusto niya ito eh, dahil may sabaw. Natikman niya ito nung bumili ako minsan at inuwi ko dito para makasalo ko siya. So yun po mga kamit, at nakita ninyo kung paano kami kumain na mag-ama kung dadalawa kami. Sige po, maya-maya naman po.